Mga kapuso, mag-ingat po sa online shopping, ha? Ilan pong online sellers ang iniimbestigahan ngayon ng Department of Trade and Industry dahil sa samot-saring reklamo? Balitang hatid ni Emil Sumangil. Mahilig sa online shopping si Doris, di niya tunay na pangalan. Nitong huling linggo lang ng Nobyembre, dalawang blouse na pang-opisina ang in-order niya mula sa online merchant na YST Express. Natanggap at binayaran niya ng cash on delivery ang package noong December 2. Pero nang buksan ito ni Doris, hindi blouse kundi dalawang piraso ng panlalaking Hawaiian beach shorts ang laman ng package. Pagbukas ko po, may ibang pangalan sa ilalim. Tapos po, hindi po ito yung item na in-order ko. Sa kaparehong kumpanya rin umorder si Brian Dumo ng dalawang long sleeve shirt, ang kanya sanang unang online purchase. Long sleeves naman siya pero ang mali sa paa. Ayan. So, hindi siya yung in-order ko. Kinontak ko yung rider. Sabi ko, kuya, pwede kong malaman kung paano kontakin yung seller. Sabi niya, kontakin mo na lang yung seller. Sabi sa akin. Sinubukan niya raw itong ibalik pero... Walang address but then nakakita ko dito ng YST Express. Ang chinek ko na next is yung YST Express. And then dun ko na nga nakita yung mga post about din dito. Nakita ko ng several posts na yung in order nila is mga siguro kung ano-anong klaseng ano lang din. But then eto rin yung na-receive nila. Laking gulat naman ni Rizaline nang may i-deliver sa kanyang parcel galing din sa YST Express kahit wala naman siyang binili online. Nagulat ako, talagang nakalagay po talaga buong pangalan ko kasama pa ng middle initial, yung complete address ko tapos yung cellphone number ko. Sinabi ko, kuya, wala naman po akong order. Sabi niya, imposible naman ma'am. Pangalan mo to. Ito po yung ayaw niya sanang kunin ang parcel pero nagmakaawa raw sa kanyang rider. Macha-charge daw rito ang 1,999 na sapatos. Isa ang YST Express sa mga iniimbestigahang online merchant ng DTI. As to YST, meron na po tayong ilang reklamong natanggalapin po sa kanila. Common po dito is yung iba yung na-deliver kumpara doon sa in-order nila. And meron din pong reklamo doon na tumanggap, wala naman daw po silang in-order pero may na-deliver sa kanila. As to that, tinutugunan na po natin itong mga reklamo ito ngayon. Meron na po tayong mga konting hihingi dun sa mga complainant. Based dun sa system check na ginawa natin, wala pong nakaregistro na ano, YST Express po. Ang YST Express, nadiskubre lang daw nina Rizaline, Brian at Doris dahil sa ads sa social media. Sinubukan din naming hanapin ang YST Express pero wala itong official website at walang official Facebook page. Sa Facebook, samot-saring reklamo naman laban sa YST Express ang makikita. Ang mga item na cash on delivery, diniliver ng courier company na Ninja Van Philippines. Sinubukan naming makuna ng panig ng Ninja Van Philippines pero wala pa raw silang official statement. Paalala naman ng pulisya. I-check nyo rin po yung mga reviews kasi magpo-post yan ng, ano, ng kanilang item. So meron magko-comment yan kung ano yung quality ng ano. So much better po na mag-research tayo na mag-research tungkol doon sa ating bibiling item. Emil Sumangil, GMA News.